matibay nga ang paninindigan ni Ka Eric at Dr. Baduy para sa katotohanan at dapat nga raw malaman ng masang Pilipino ang totoong kalagayan ng bansa ngayon at kung anong nga raw ba ang ginagawa sa kanila ng House of Representatives. Illegal nga raw ang ginawa ng kamera sa pagdiin sa kanila Dr. Baduy at Ka Eric. Tila nakakahiya nga ang Kongreso ngayon at hindi nga makatarungan ang kanilang ginagawa. Kahit na nagtatanong lang naman sila Ka Eric, may bagong batas nga raw ba ang administrasyon ngayon na bawal magtanong? At pinakulong nga agad nila sila Ka Eric dahil lang daw sa kanilang pagkikwestiyon sa administrasyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ito, pangalawang araw na yung hunger strike ni Ka Eric at Dr. Loren Baduy sa loob ng kulungan. Ngayon, may i-share ako sa inyo tungkol sa kanilang kalagayan. Sa video posted by Showbiz Chikadoro, napag-alaman natin na no, inilipat pala sila ng kulungan. Tapos birthday ng asawa ni Dr. Baduy kagabi. Ano pa? Tapos ito, mahalagang mensahe nilang dalawa para sa atin. Okay, pakinggan natin itong portion sa video ni Showbiz Chikadoro. After that, magbigay ako ng mga comments. Samantala, nag-post naman si KLC ng isang kahabag-habag na eksena sa pagitan ng mga anak ni Dr. Loren Baduy. Ayon sa caption ay, Doc Lorraine's children visited her last night. She's still detained, so they celebrated her husband's birthday there with her, and she still didn't eat. Bahala ka na God sa karma na ibibigay mo, amen. At narito naman ang bagong pahayag ni Ka Eric Celas sa pangalawang araw ng kanilang hunger strike. Statement of Ka Eric Celas. Hello friends, supporters and families of Ka Eric and Dr. Loren Baduy. We wish to inform you that as of 9 a.m. today, December 7, 2023, inilipat po kami sa South Facility Building, beside the South Gate of Batasan Complex, for our continuing persecution through the illegal detention order issued by House Committee on Legal Franchises, upon the orchestration of the de facto, illegal President of the Republic of the Philippines Martin T. Romualdez, who is weaponizing the entire House of Representatives as his personal machinery for personal vendetta and political persecution against his political enemies, with his political alliance with the CPP-NPA-NDF, especially the urban operatives of the Communist Terrorist Group, their Kamatayan Party List bloc. The Romualdez CPP-NPA-NDF mini-coalition government inside the House of Representatives is now weaponizing the House of Representatives as their main political machinery to violate constitutional rights of individuals who they consider as threats to their political tyranny. I and Doc Loren Baduy are now entering the second day of our hunger strike, hunger protest, as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives, Batasan Complex. Please keep us strong by your prayers and moral support. For God, country and our people, we shall persevere. Sana ay maikalat po ang mensahe na ito bilang suporta kina Ka Eric at Loren Baduy para malaman ng publiko ang umano'y kalabisang ginagawa ng HOR. Okay, salamat sa mga vloggers na nagtutulungan. Si Crisette Loretta Chu. Meron pa si Mr. Real Talk. Tapos itong si Showbiz Chikadoro. Dahil sa pagtutulungan ng mga vloggers, nalalaman natin yung kalagayan ng ating mga bagong bayani. Okay? So, ito ngayon. Ka Eric, Dr. Baduy, mga bagong bayani ng sambayanang Pilipino. Nakakabilib po ang kanilang tapang at paninindigan.
I don't know kung kailan mai-file ang petition for habeas for habeas corpus petition habeas corpus ng SMA na papunta sa Supreme Court. Nakikita ko ito ha. Illegal talaga itong pag-detain ng House of Representatives kay Dr. Badoy and kay Eric. Example, noong COVID-19, ang Senado, yung Blue Ribbon Committee, nagpatawag yung formally issue. Ang Senado, pinakulong nila ang mga formally executives. Doon kung ilang araw o linggo, tagal-tagal din yun. Ngayon, nag-file ng petition itong formally sa Supreme Court. Bago lang lumabas yung desisyon ng Supreme Court na illegal detention ang Senado. So, abusador ang mga senador when it comes to yung kaso ng formally. Kailan? Wala na, tapos na. But let's not forget yung ginawang pang-aapi ng mga senador sa mga executives ng formally. So, the same thing din dito sa nangyari sa House of Representatives. Ang issue doon is yung source. Pangalan mo. Ayaw pangalan ni Kaire. May Soto law. I have the law. Soto law. Iba yung interpretation ng mga congressman. Sabi naman ng abogado ng SMN na Congress is not authorized to interpret the law. It is only the Supreme Court. Yung interpretation nila pabor sa kanila eh. Kaya hindi daw mag-apply ang Soto law kay Ka Eric at Doc Badoy. Ano ba yan? Very clear yun na ang mga sources ng mga media practitioners ay hindi pwedeng pilitin na ibulga. Nag-apologize na si Ka Eric. Humingi siya ng paumanhin, papatawad. Nakuryente ako, sabi niya. Dahil hindi niya na-verify, may report talaga, hindi niya na-verify. Kailang brinodcast niya, kailang yung pag-broadcast, napaka-klaro naman yung narinig ng sambay ng Pilipino, nagtatanong lang, hindi naman conclusive, hindi naman niya sinabi na, oy, Speaker Romualdez, 1.8 billion, hindi. Tanggap naming report, ito ang expenses, kaya tatanong lang sa speaker kung ano ba ang katotohanan. May batas ba na bawal magtanong? Yun ngayon ang ano. Parang, ang batas ng House of Representatives na ngayon is bawal magtanong. Di ba ganun ang lumalabas? Pinakulong nila si Eric Dr. Badoy dahil lang doon sa nagtatanong na segment doon sa programa ng laban ng bayan. Ngayon. So, ito ngayon. Mahirap itong labanan ni Ka Eric at Dr. Badoy. Kaya kailangan natin ng moral support in terms of prayer. Pagdasal po natin na makayanan nila dahil hunger strike, mahirap yan, yung magutom. Although, scientifically, kung minsan nakakabuti yung hunger strike or fasting, basta may tubig ha. Huwag lang yung dry fasting dahil mamamatay ang tao kung ilang araw na walang tubig. So, I don't know what kind of fasting ang ginagawa ni Doc Badoy. Anyway, doktora man si Doc Badoy, alam niya siguro yan. So, second day,
hanggang kailan sila tatagal. So, sino ang kukurap? Sino ang may huling halakhak? Sa ngayon, humahalakhak ang mga kongresista dahil napakulong nila. Tignan natin. Sana papuran ng Korte Suprema. Let's pray for favor sa mga Supreme Court. Kasi once na pumabor ang Korte Suprema, ay batikusin natin ang mga kongresista. Akala nila kasi sila na yung hari-hari. Kaya mayroon na tayong de facto president. Sino? President Tambaluslos. Siya na ang presidente ngayon. Kasi ang presidente nating BBM, I don't know, nasaan na? Nagtatago. Nasaan na ngayon ang presidente? Oh, yung vlog ni Maharlika kanina, grabe. I don't know, kung hindi nyo pa napanood, ganito. Nag-attend ng kasal si BBM, kasagsagan ng lindol. Lindol po is December 2 ng gabi. Pamobomba sa Marawi, December 3 ng umaga. Ang presidente, hindi mo marinig. Tahimik, yung pala nag-attend ng kasal. Presidente, mamaya mag-post ang Malacanang na na-COVID daw ang presidente. Ako, hindi ako naniniwalang na-COVID. Siguro na masakit ang ulo, masakit ang katawan dahil sa sobrang nakain na inom o na hit-hit sa kasal na yun. Kaya ano ba nang nangyayari dito sa ating presidente? Mabuti pa ang BP Inday Sara, mabilis kumilos. Grabing lindol, 7.4 magnitude. Wala man lang kaimik-imik ang presidente. Tapos ang dami ng patay sa Marawi, nagkakagulo na. Wala siya. I don't know ha, please update me, mag-comment kayo. Ano bang assistance, especially financial assistance na naibigay sa gobyerno sa mga victims, lalo na yung namatay sa Marawi bombing. Meron ba? Wala. Itong si Speaker Martin Romualdez, ang bilis niya noon. Kahanga-hanga yung ginawa niya. Yung Gaza conflict. May apat na Pilipinong namatay. Pagdating ng mga bangkay at papogi kagad ang Speaker. Bigay, 500,000 pesos bawat pamilya ng namatayan. Wow! Okay yan, dahil pera naman ang taong bayan. Ibalik sa tao. E itong mga namatay, hindi natin alam kung 4 ba o 11. Ako, meron akong listahan, 11 ang namatay. Ang report ng gobyerno, 4 lang daw. Sige na lang. Nabigyan na ba sila ng ganun? Kasi, pag namatayan tayo, di ba, gagastos ka. Oh, may nagbisita na ba sila? Na from the national government. Of course, local government talaga nga si Kasuingan. Alam ko. Bilib ako sa mga local government units. Mabilis yung mga estudyante na nasa Marawi, MSU. Kanya-kanya, LGU, kanya-kanya biyahe ng kanilang mga estudyante at pinauwi. Yun, mabilis. What I am asking is national government. Alam nyo, nung after ng pamumumba, kulang pa lang ano eh, kulang ang mga doctors dahil Sunday yun. Day off ang mga doctors, yung iba nasa mga conferences o ano, na problema yung governor ng Lanao del Sur. Eh kung yun sanang inatupag ng presidente, nalaman ng presidente para mag-direct sa AFP, PNP, ang daming doctors ng AFP dito sa Mindanao, ang daming air assets dalhin sa Marawi para tumulong pag-asikaso sa mga biktima, eh, wala eh. Ang presidente, nag-attend ng kasal. Eh di, wala. Nabudol talaga tayo. Budol man talaga. So, fight. Dr. Badoy and Ka Eric, nasa likuran ninyo ang sambayan ng Pilipino. Mga DDS, mga kapwa ko DDS. Kongreso ba? Na nagpakulong at i-release na nila itong dalawang inmates nila.
or bibigay itong si Dr. Badoy ka Eric at ihinto ang kanilang hunger strike. Okay, sa nakikita ko, in the long run, mas pabor kay ka Eric at Dr. Badoy yung matagal silang maikulong. Lalo na kung makayanan nila yung hunger strike nila na dapat may tubig. Panalo, kung kanino ang huling halakhak, to me, ang huling halakhak ang taong bayan, dahil itong Dr. Badoy and ka Eric ngayon, sila yung bagong bayani sa press freedom. Ito, may nagpadala sa akin ng post by Ado Paglinawan. Mga bagong bayani ng freedom of speech at press freedom, kinulong ng mga congressman. Ito ang iboboto ko para sa senador 2025. Ano? Noong last election, I think kumandidatos yung party list ni Kai Eric. Kailang kinapos. Ngayon, with this media publicity, lalo na kung magtagal, sigurado, ako, ikakampanya ko, itong tatakbo sila sa pagiging party list. Maganda, party list. Anong bang party list? I-represent nila yung sector ng mga biktima ng NPA, something like that. Mananalo ito. I don't know sa pagiging senador. Basta ako, gusto ko tatakbohan, tatakbo. I think may party list na sina ka Eric. Maintain lang yung party list na yon. Kakandidato ulit ang mga nominee nilang ka Eric Doc Badoy. Siguradong mananalo. Kaya sa laban ng Tamba and versus Eric Badoy, with our support, of course, tayong mga freedom-loving citizens, mga DDS, ang huling halakhak, Dr. Badoy and Ka Eric. Ipagdasal po natin sila, yung tibay ng loob, damdamin, physical, spiritual na rin, para makatagal sila sa labanang ito. And in the end, ang kalayaan, ang demokrasya, lalo na sa pamamahayag, freedom of speech, freedom of expression, is mananaig sa ating bayan. Okay, pakinggan natin itong programa ni Attorney Rocky sa SMNI. Ipinaliwanag nila na klarong nilabag ng Kongreso ang karapatan ni na Doc Badoy at ka Eric. Siyempre, attorney, ang taong bayan ngayon ay parang nakikita na nila at this early stage yung mga dynamics possible sa 2028. Ano? Tingnan mo, sir. Well, siyempre, lahat naman yan nagsimula dahil sa politika. No? Pero ngayon, nakikita nila na parang bumabalik tayo sa mga araw ng martial law, na napapasara ang mga media outlets, na napapakulong ang mga periodista at mga mamamahayan. At para bagang pag ikaw'y pumula, ikaw ay paparusahan, na paglabag po doon sa garantiya ng ating Bill of Rights na wala pong parusa na dapat ipataw kapag ginamit mo ang karapatan ng malayang pananalita, at wala rin dapat pagbawal sa malayang pananalita na nalabag po dito sa kaso ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. Tingnan natin ang susunod ng mga kabanata. Ano bang proseso nun, Attorney Harry? Sa committee level, di ba? Pag ma-adapt yung committee report. Hindi ko na po pinakikialaman yan. Ang importante yung pagdulog dati sa hukuman. Ang proseso ron, isa po sa talagang pinabibilis sa pagdinig ng hukuman. At meron din pong original jurisdiction ng Korte Suprema ay sa mga petition for habeas corpus na nagsasabi na walang legal na, na dahilan ang pagdedetene sa isang tao. At ang dito naman po malinaw, nagkaroon po ng pagdetena na isang paglabag sa Soto Law, dahil pinipilit nga di umano na pangalanan ng source. At hindi lang po yan, nagkaroon din po ng denial of due process dahil hindi po talaga sila nadinig, diretso na silang isinight in contempt sa pamamagitan ng ating Bill of Rights. Gaya ba ng mga korte sa mga pagdinig po ba sa Kongreso, Kamara, sa Senado, may nakapiring pa rin po ba at nakahawak na timbangan dapat? Well, dapat po, no? Kasi yan po ay
po pwedeng maging dahilan para masupil ang kalayaan. At lahat po ng po pwedeng makasupil sa kalayaan, dapat dinidinig po ang side ng mga iimpreso. No? At ito nga pong nangyari dyan na naman sa Kamara de Representante. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ng resource person, sila po ay pinaaresto. Pero gana aking sabi, panandalian lang po yan. At tandaan natin na kapag naman nagkaroon ng desisyon na nalabag ang kanilang mga karapatan, may remedyo rin po itong dalawang ka-Eric at saka si Lorraine Badoy. Dahil siyempre po, nakasaad din sa batas na lahat ng tao na lumabag sa karapatang pantao ng kahit sino ay po pwedeng mapanagot po. No? Dahil napaka-importante po ng karapatang pantao. Ibig sabihin yung mga ano, nagpataw noon or lahat ng mga present doon, na kasi pagbobotohan din yun, di ba? Kumbaga, collective ba yung possible na kakarapin? Well, alam niyo po, although ito talaga ay kapangyarihan ng Kongreso, pag ito naman po ay ginawa sa pamamaraan, dalabag sa karapatang pantao, meron din po yung pananagutan. Mm-hmm. Alimbawa naman, kasi pwedeng irason na iba, yung pantay lang yung kapangyarihan ng legislative and dito nga sa judiciary. Paano naman kung ganyan yung irarason na? Pantay-pantay po talaga ang co-equal branches of government. Ang pagkakaiba, katungkulan talaga ng judikatura na panindigan ang supremacy ng ating saligang batas. Dahil nga pong saligang batas, sinabi po ni Ka-Eric, yan po ang pinakamataas na batas na umiiral dito sa ating bayan. Ang mga mambabatas lang ba may karapatan na mag-interpret ng batas or ang huling say niyan ay ang Korte Suprema? Hindi nga po katungkulan ng legislatura. Ang kanilang katungkulan, bumuo at gumawa ng batas. Pero ang interpretasyon ng batas at ang ating saligang batas, tanging hukuman lang po ang gumagawa niyan. Alam nyo, kahapon may sinusulat akong pleading at yan po talaga ang naging consistent ruling ng ating Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ang tagapagtaguyod ng saligang batas, yan po ang katungkulan ng judikatura, bigyan ng interpretasyon ng batas at hindi po yan katungkulan ng Kongreso. Mm-hmm. Meron ka rin nabanggit parang dalawang kaso na may kaugnayan din dito. Yung isa, yung sa Farmally, tsaka yung sa pag-iimbestiga, tama ba? Opo. Ito po yung kaso na kailan lang nadesisyonan, no? Na kung saan ipinagbawal ni dating Presidente Duterte yung pagharap na ng mga testigo dyan sa investigasyon ng Farmally. Ang nagdemanda pa noon ay ang Senado at ang sabi ng Korte Suprema, premature yan dahil nga hindi mo naman sinunod pati yung sarili mong rules na dapat unang-una malinaw kung anong iniimbestiga at dapat bibigyan ng pagkakataon talaga na masagot yung mga tanong na merong kinalaman sa batas na binubuo in connection with a investigation in aid of legislation. Kasi lahat naman po investigasyon ng Kongreso, hindi naman po yan para magpataw ng parusa kung merong mga nalabag na batas, kung hindi para po sa mga binubuong mga legislatura, mga batas na binubuo ng Kongreso. At Attorney, doon sa naging pasya kahapon dahil sa motion, ang first motion may nag-move na ipasa ito yung contempt. As ang second motion, batay doon sa nadinig ko kahapon, magpapasya sila kung gaano kahaba at kung saan i-detain. May narinig ko kahapon, Attorney Harry, na hindi sa House, pero hindi siya congressman, na parang staff lang yata na nagsasabi na bulong-bulong doon na sa CTJ natin ipakulong para magtanda, parang ganon. Possible ba yun, sir? Or sa House of Representatives na premises lang talaga pag na-cite and contempt ka? Well, I think hayaan natin hukuman na mag-desisyon dyan. Kasi bagamat ni kapangyarihan sila magpakulong by way of contempt, tanging Korte Suprema pa lamang ang ating hukuman na makapagsabi kung tama ba yung ginawa nila. So bago sila mag-isip kung saan ipakukulong, tignan muna natin kung sasang-ayunan sila ng ating hukuman. Mananatili sila hanggat hindi na-adapt ang committee report ng Committee on Legislative Franchises. Pero, Attorney Harry, marami rin ang nagtatanong sa ating mga kababayan kung bakit nagkaroon ng undue haste. Ha? May mga nagtatanong dito doon sa pagdinig na last week lang, the privilege speech, tapos agad-agad na-refer sa committee, hindi para tapos yung session, tapos makalawa, may hearing na agad. Well, patakaran po talaga yan eh. Yan po talaga ang kultura sa House. Protektahan ang speaker. Eh, ang nakakatawa nga rito, sinasabi nila na sira daw ang imahe ng speaker. Ang speaker naman, tikom ang bibig. O bakit mas concerned pa yung mga congressmen sa reputasyon ng speaker? Eh, yung speaker di naman nagsasalita, di ba?
So yun ang irony of it all. No? Mm-hmm. Pero yan po talaga ang kultura sa House. Nung minsan ako po yung naging bahagi niya, talaga naman pong parang Diyos ang speaker dyan. Lalong-lalo na sa panahon ng budget season. At hindi pa po na ipapasa no? Yung pangtaon ng budget for 2024. So lahat po sila ay in suspended animation pa rin kung ano mga proyekto maiuwi nila sa kanilang mga distrito. Attorney, naisip ko lang din kasi di ba pinaplano nila, gusto nila na himukin yung ICC or himukin ang ating pamahalaan na makipag-ugnayan nga sa ICC no pagdating sa war on drugs. E naisip ko sila nag-iimbestiga na parang korte na rin. Lagi silang sinasabi, in aid of legislation, meron din silang kapangyarihan mag-investigate, mag-subpoena. Eh bakit hindi nila ginawa yun? So kumbaga, dahil ina-exercise nila yun, gumagana yung ating ano dito, no? Sistema. At di ba sinasabi na kaya lang tayo aasa sa ICC pag ano na talaga, kumbaga hindi na gumagana ang ating sistema sa ating bansa. Well, malinaw naman yan dun sa tratado na naging bahagi tayo panandalian. No? Pero ang importante ay unang-una, bago labagin ang karapatang pantao, dapat madinig at talagang malinaw po na hindi binigyan ng pagkakataon na madinig si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Pangalawa, yung usaping ICC na yan, tapos na po yan eh. Kasi wala naman pong batas o tratado na nagpipilit sa kahit anong bansa na manatili bilang miyembro ng ICC. At nakasaad naman po sa Rome Statute mismo na ang pagiging epektibo ng pagbibitiw sa ICC ay isang taon mula dun sa araw kung saan nag-deposit ng instrument of withdrawal. At yan po yung nangyari noong 2019. Now, totoo po na nakasaad din sa Rome Statute na yung mga bagay-bagay na nasa cognizance na ng hukuman ay hindi maapektuhan kung bibitiw ang isang bansa sa ICC Rome Statute. Pero nagkaroon na po ang desisyon ng ICC mismo doon sa kaso ng Burundi na bumitaw din na yung ibig sabihin ng cognizance ay yung pagpunta ng prosecutor nga sa pretrial chamber ng hukuman para humingi ng otoridad na magpatuloy sa preliminary investigation. E pagdating po sa kaso ng Pilipinas, ang prosecutor ay humingi ng authority para tumuloy sa PI o preliminary investigation sa 2021 na po. Matapos po, 2 taon na, 2 taon po, matapos naging epektibo ang ating pagbibitiw noong 2018. So too late the hero yung ginawa ng prosecutor at wala po talagang jurisdiction na ang hukuman. Yung sinatawag na hindi sila dapat gamitin ang jurisdiction na yan, kung gumagana ang hukuman, inaamin mo na may jurisdiction ng korte. Paano ba nagkakaroon ng jurisdiction ng korte? Kung sumapi sa Rome Statute ang isang bayan. Pero dahil bumitiw na nga po tayo, wala nang jurisdiction. So dapat nga, hindi na tayo darating dun sa issue na bukas ba ang mga hukuman kasi wala na talaga jurisdiction ng hukuman. Pupunta ka lang dun sa issue kung gumagana ang lokal na hukuman kung merong jurisdiction. Pero sabihin na natin merong jurisdiction, sino naman po nagsasabi na hindi po gumagana ang hukuman ng Pilipinas. Isa nga po tayo sa jurisdiction na nagbigay ng mga desisyon ng Korte Suprema para mabuo po yung International Criminal Court na yan. Attorney, yung epekto nitong pagdinig na ito, kasi common practice din ito sa iba pang media company, tingin mo may chilling effect ito? So kumbaga parang halimbawa sa mga probinsya, marami tayong ano, mas grabe pa nga ang banatan sa mga probinsya, no? Yung pagdating dyan sa mga komentaryo, may mga media entity rin na may iniingatan yung kanilang mga sources, pero pwede palang pilitin at kung hindi mo sasabihin, ay pakukontem ka kagad. Well, talaga pong may chilling effect yan. Pero iba mga mamamahit sa Pilipinas, lalo mong takutin, lalong lalaban. Kaya nga po, may mga media killings na nangyayari dahil hindi mo pwedeng supilin ang mga mamamahayag dito. Naalala ko yung isa kong paboritong kliyente na si Jake Makasayit ng Malaya. Talagang sabi niya, kahit anong libel isang panila, isusuot ko parang medalya yung libel na yan dahil ako, hindi ako magpapatakot kahit kanino dahil kung ikay perudista, dapat lang manindigan para sa kalayaan dahil kung wala pong mga kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, wala pong public opinion na magbabantay sa gobyerno. Okay. So, wala pa rin stock sa ngayon, ano? Huwag muna kayong mag-order. Naubusan. Mas marami yung demand kaysa yung supply. Okay, good news itong pag-usapan natin. Yung laban ng bayan para sa electoral reforms, yung wala nang dayaan na mangyayari. Ito, yung latest vlog ni Fair Lady Maharlika,
Nako. Nagkita sila ni Attorney Glenn Chong sa Los Angeles, California. So, ano ang misyon ni Attorney Glenn Chong? Ano ba? May niloloto ba sila? Yes. Pinanood ko ang vlog ni Marlica. Nako, napakaganda ang misyon ni Attorney Glenn Chong. Para ito, laban ng bayan, laban natin sa Smartmatic. Pakinggan lang natin sandali yung boses ni Attorney Glenn Chong at ni Maharlika. Mamaya, i-expound ko na lang. Alam niyo po, itong Smartmatic, maraming po itong mga kinasuman dito sa Amerika. Okay. Yung